Magandang panahon. Welcome po kayong lahat sa Oplan Katanging Karunungan ni Emilino T. Maestro. Napakaganda po ng topic natin sa araw na to, tungkol po to sa reference slip, BIR form, reference slip gateway to reducing or canceling your tax assessments. Ito po yung itsura ng reference slip. Ano po? Sino ba ang nag-i-issue ng reference slip? Kadalasan po na nag-i-issue ng reference slip ay yung mataas na opisyal, inuutusan po yung mababang opisyal. Ang ibig pong sabihin, dinedelegate nung mataas na opisyal yung kanyang trabaho doon sa mababang opisyal. Ito po yung batas na nagsasabi. Aalis po ako dito sa ating. Ayan po, si commissioner pwede siyang mag-delegate ng kanyang power. Pero hindi basta-basta dinedelegate yan. Kasi itong power na ito ay kailangan niyang i-delegate sa tamang tao. Ito po yung dalawang sample na maling delegation ng power. Pag-uusapan natin yan ng malaliman, pero kailangan muna natin pag-aralan yung form at later on yung substance ng reference slip. Kung mapapansin niyo po, okay, yan po yung aking pwede niyo po akong kontakin dyan. Ano po? Ayan. Ito po yung opisina ko. Ayan. At ito po yung account ko sa Facebook, sa YouTube, at saka sa Blogspot. Meron po akong website. Dalawa po, Emilino T. Maestro at Taxation Professional University. Balikan natin po yung pinag-aaralan natin. Ito po dito sa ibandang ito po yung mga taong nagsi-attend sa akin sa aking mga seminar. At sa banda po rito, makikita po ninyo, ayan, ito po yung mga seminars ko na ikakanda para sa mga tax consultant at saka sa mga tax accountant. Register, pay, and attend. Ayan po yung mga seminar. Ano po? Kayo na po ang bahalang bumasa. Balik po tayo sa ating pagtuturo. Ito po yung sample ng reference slip. Usually, meron pong office code dito. Ayan po, makikita nyo. Ayan. A, ibig sabihin galing ho sa opisina ni Commissioner. So, si Commissioner, dinelegate niya yung power niya kay Jonas Amora, isang regional director. Ang subject matter ako, ito po yung pinagagawa niya. At na-receive naman ang opisina ni Jonas Amora, regional director. So, hindi po pwedeng mag-delegate si Commissioner. Ito po yung delegation ni Commissioner. Hindi siya pwedeng mag-delegate sa mas mababa sa division chief. Magde-delegate lang siya ng power niya doon sa division chief or higher. Otherwise, pwede niyo pong kasuhan ang BIR Commissioner ng criminal, gross misconduct, abuse of authority, at gross incompetence kung gusto niyo po siyang matanggal sa kanyang opisina. So, dinelegate po yung power. Ito po yung sample ng pagde-delegate. Dito, Office A uli. Dinelegate dito sa hepe. So, pinapresume natin, tama ho yung delegation ni BIR Commissioner. Pero ang problema, itong hepe, dinelegate niya doon sa Deputy Commissioner. Pwede ba ang isang hepe ay mag-delegate sa isang Deputy Commissioner? Pwede naman po. Kaya lang, pag nag-delegate siya doon sa commissioner, mas mataas sa kanya, hindi ba pwede siyang kasuhan ng usurpation of authority? Pangalawa, pwede ba niyang i-delegate yung power na na-delegate sa kanya na hindi siya nagbabiolate ng batas? May batas po tayo dyan. Ang tawag sa batas na yon ay delegatus non delegare doctrine. You cannot delegate anymore to your subordinate
yung pong activity, function, legal duty, obligation na dinelegate sa iyo ng iyong subordinate. Sa kaso po natin, dinelegate ni BIR Commissioner yung power niya doon sa kanyang hepe. Pwede ba yung hepe i-delegate doon sa Deputy Commissioner? Una natin i-check. Paano ba dinedelegate? Pag dinelegate po, dapat meron pong reference slip o meron delegation of authority. Makikita niyo po yung delegation of authority sa Revenue Regulations, Revenue Delegation Authority Order, RDAW, o Revenue Memorandum Order, o Revenue Travel Assignment Order, at Revenue Administrative Order. So, ipinagpapalagay natin, tama yung delegation. Ngayon, dinelegate nung tao na dinelegate ng BIR Commissioner sa Deputy Commissioner. Okay, sabihin natin, tama. Pero sa batas, eh hindi po tama yun eh. Kung dinelegate sa'yo, ibig sabihin, ikaw yung magtatrabaho, huwag mo nang i-delegate sa iba. Tapos, ang nangyari ho dito sa kwento natin, yung Deputy Commissioner, i-delegate naman niya sa hindi kilala. Sa, eh ano, ito yun eh. Ah, ito. Yan. So, i-delegate, dinelegate sa Deputy Commissioner. Dito naman, dinelegate ng Deputy Commissioner sa hindi kilala. Sa hindi kilala. At hindi kilala ng Revenue Officer. Tama po yung ginagawa nila, nagpapasahan sila ng trabaho. Siguro, ang dapat mangyari is i-delegate ni Commissioner diretso. Ha? Diretso to sa tao. Hindi kung kani-kanino dadaan. So, yung pag-delegate and then redelegation, bawal po yung redelegation eh. Pwede po natin kasuhan yung mga taong nag-aano, ayon ho sa batas, pwede po tayong mag-file sa office ng Ombudsman o mag-file sa Civil Service Commission o kaya sa opisina ng Presidente o kaya sa opisina ng Secretary of Finance. Yun po yung mga pwede natin gawin. At ito po, sinasabi ko na po sa inyo, yung ganyang klaseng trabaho na nagbabiolate ng delegatus non delegare. Ang tawag ko sa batas dyan, executed against the law or the constitution are void from the beginning. Since yung action ng pagde-delegate ay void from the beginning, pwede po yung deficiency income tax assessment nyo at yung deficiency value-added tax assessment nyo ay makancel natin. Ano kailangan natin? Preba. Ah, preba, ito po yung preba natin. Diyan po nakapagpapakancel ng mga tax assessments. Kaya kung makakatanggap kayo nito, pwede po nating i-analyze at pwede nating bigyan ng panahon, baka yung milyong-milyong assessment nyo makancel. Ano gagamitin natin, Mr. Maestro? Simple lang, ito po. Kailangan nating ma-determine na ito ay binayolate. Dahil yung utos ng batas ay ito, at ito po ang pagbabiolate, and then meron na tayong matibay na ebidensya para po makancel natin ang iyong deficiency tax assessment. So, marami pong salamat at sana naturuan namin kayo ng maayos at natuto naman po kayo sa amin at mapaliwanag din po ninyo ito sa iba, mapakalat natin. Magpapasalamat po ako ng lubos kung ito pong video ito ay ma-share nyo sa inyong Facebook friends. Salamat po sa inyo.